Ang matapang na bitag bentulpo may nalaman at nanggigil sa ibinunyag ng security guard na nasagasaan. Maraming mga netizen ang nanghinayang kailan lang nang tanggihan na ng security guard ang alok na tulong ni Idol Senador Rapi Tulpo. Ngunit ang kapatid na ito na si Bitag Bentulpo ay patuloy pa rin na nanggigigil sa kaso ng security guard at muli niya itong nakausap isang araw pagkatapos sumuko ng SUV driver. Panoorin mo ang unang video na ito na tila hindi ito pinalabas sa media. Magugulat ka dahil ito pala ang inalok at ibinigay ng mga abogado ng kabilang kampo sa security guard na sasagasaan pagkatapos mag-trending ang kanyang video. Usapin muna natin yung gwardiya quickly. Yan ang telepono, itong security guard na nasagasaan, ha, sinagasaan si Christian. Christian, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po, Sir Ben. Good morning po. Christian, nung araw na kumbagay, nasa ospital ka pa lang, maraming abogado, dalawang abogado, sabi ng kapatid mo, eh, nagbigay ata ng blankong check, eh. Diba? Anong araw yun na ikay nasa ospital? Na yung kapatid mo nagtatatakbo sa'yo kasi may dalawang abogado raw. Parang pag ganunig ko, parang may dalawang abogado nagbigay ng blankong check. Write your own amount. Totoo ba yun? Pinakupasan, sir. Di ba pagkapasok ko unang gabi, pinakupasan ko. Oh, yung asais. Asais yun. Asain ko ka na sa gasaan. Tama? Yun yan. Nabanggit ko ng kapatid ko. Pag-appiant niya doon sa ICU. Yun nga. Meron daw dalawang abogado sa buka. Dalawang abogado at nagbigay ng blanko, so, may papipermahin ng blankong cheque, yun ba? Apo. Ano daw sa blankong cheque? Pipermat, susulat kung magkanong amount susulat? Apo. Sana sinulat niya 1 billion para bumulok yung mga CR nila. Naiwan natin, mamumulubi sila. Isa rin sa pinag-uusapan ng mga netizen ang isang pahayag ng nanay ng SUV driver na sinabi nito na responsable at nasira daw ang future ng kanyang anak. Anong ko sa'yo? Ano sa palagay mo na sinasabi niya responsable daw ang kanyang anak? Kaya nga po eh. Ikaw ba'y naniniwala sa palanaw mo? Ikaw kasi yung biktima, dapat ikaw magsasalita. Mabait ba? Responsable? Maayos? Sa ginawa niya po, hindi naman po masasabing responsable po yun. Mm-hmm. Ano sasabihin mo doon sa sinasabi ng nanay? Nasira ang kinabukasan ng kanyang anak dahil sa pangyayaring sinagasaan ka. Opo, parang nilulumalabas ko, parang kasalanan ko pa ko. Sabihin mo sa nanay. Parang kasalanan ko po yung nangyari, na nasira po yung kinabukasan. Yung akin lang naman po, parang sabi ko sa... Sabi ko sa asawa ko, kahit hindi magtrabaho to, kahit nasa bahay lang to, kakain at kakain to kasi marami silang pera, eh paano naman ako? Eh paano kung natuluyan ako? Paano kung namatay ako? Paano yung anak ko? Paano yung nanay ko? Paano yung pamilya ko? Eh siya, kahit hindi siya magtrabaho, kahit nasa bahay, loob ng kwarto, kakain at kakain pa rin siya kasi marami silang pera, sir. At ito na nga, panoorin mo ang huling video na ito kung ano ang plano ng security guard. Dahil marami mga netizen ang nagbigay ng iba't ibang komento matapos tanggihan niya ang alok na tulong na ni Idol Rapi Tulpo dahil magkakaroon daw ng aregluhan dahil daw sa pera. Okay, tanong ko sa iyo, anong masasabi mo rito kay San Jose Antonio San Vicente? Pinapatawad mo ba siya or gusto mong mag-iwan ng mensahe sa kanya? Diretso sa kanya sa pamamagitan ng programang ito? Tinatanggap ko naman po yung public apology na po yung ginawa niya kahapon. Pero tutuloy ko pa rin po yung kaso na haharapin niya po sa korte po. Alright. Updated lang tayo, isang araw pagkatapos sumuko ng SUV driver ay hindi pa rin ito sumipot sa kanilang hearing. Bagkus, abogado niya lang ang kanyang pinapunta. Kaya naman, ikaw bilang isang Pilipino, sa tingin mo, dapat bang panindigan ng security guard ang kanyang pahayag na itutuloy niya ang kanyang kaso? O baka naman biglang, ikomenta lang ang iyong reaction sa video sa baba.